So ayan mga kapower, itong mouse ko nasira yung ano niya, yung wheel niya. Eh nahirapan siya mag-scroll, kung mapapansin niyo yung up and down na scroll using mouse wheel ayaw gumana. Ayan. So ayan, pansinin niyo guys. Sabi yung ginagawa niya. Hindi na siya sumusunod. So ayusin natin guys. Tulungan panoorin niyo to. Paano natin naayusin? So ito, handa muna natin yung ating mga gamit. At syempre, bubunutin muna natin yung mouse sa computer. Baka makuryente habang ginagawa natin. Ayan. Teka lang, medyo mahirap bunutin. Nasa likuran kasi yung saksak. Ayun, nabunot din. Teka. Ayan. Okay. So, para buksan to, kailangan nating matanggal yung sticker niya sa likod. Ayan, teka, dito. Ayan, ito. Ito, itong triangle, magandang pantanggal to. Dali. Ayan, ito. So, hindi natin totally tatanggalin guys, no? Isisiwang lang natin. So yan, dun sa pinaka corner tutusukin lang natin para ma-open natin. Ayan, dyan nakatago ang mga tornilyo ng mouse natin, no? Ito nga palang mouse natin is a Razer Deathadder Essential. Ayan, gaming mouse po yan. So kung ganyan po yung mouse nyo, ayan, magkakaroon kayo ng idea paano ayusin yung mouse wheel, no? Pagka nagloloko na katulad ng mga jowa nyo. Ayan. Tapos syempre hanapan natin ng bits. Ayan, yung cross bits yung hanapin natin, yung sakto-sakto lang. Ayan. Tsaka natin na luluwagan. Ayan, para hindi sila masakal. Ayan. At dahil hindi pa nabubuksan to kahit minsan, so medyo masikip. Ayan. So kabila naman. Ayan, habang binubuksan natin, pwede kayo manood ng Netflix. At syempre yung pangatlong tornilyo nyan guys, nakatago rin sa ayan, sa sticker niya. So dating gawin, dito tayo sa corner. Ayan, dito natin uunahin, tusukin. Ayan, at i-slide natin kabila. At dahan-dahan nating ibubuka para lumitaw yung tornilyo. Ayan. Yun, medyo masikip. Dating gawin, luluwagan. At ayun, nabunot na. So, pagtapos nyo, pwede natin i-open ang ating mouse. Ayan. Kita nyo, bilis miwalay. Parang ayaw na talaga makipagrelasyon. So ito. So inspect muna natin. Ano kaya ang diferensya? So ang mga chine-check dito guys, kung may loose connection ba, may naputol ba, or may nawawalang piyesa or something like that, no? So di yan, sa yan, sa pagtingin-tingin ko guys, ayan, mukhang buo naman yung kanyang piyesa, wala naman nalaglag sa loob. Ayan, teka, tanggalin natin itong may maliit na ano rito, ayan, nakalagay. Tanggalin muna natin. Ayan, para mas makita natin buo. Hindi ko alam tawag dito, di pa ako gumawa ng ganito, ngayon lang. So, ayan. Ayan, napakalit ng tornilyo.
Ayan, tanggalin natin to para mas makita natin siya. Okay. So, check ulit natin kung mayroon siyang naputol o nawawalang piyesa sa loob, no? So, ikut-ikutin natin to, guys. Tingnan natin kung paano umaandar ang mouse wheel na to. Ayan. Mukhang wala naman eh. Mukhang wala naman problema. So, pagka ganito, guys, no? Ang pinakamagandang gawin dito eh, ano, try na lang nating linisin. So, ano ba nga ba yung pinakamagandang panlinis? Natural, yung WD-40. Yan. Yan, WD-40, pinakamagandang panlinis yan, guys. Tsaka, kagandahan nga pala ng WD-40, guys. Non-conductive yan. So, ispray mo yan. Kahit i-on mo yung electronic na component na in-spray mo niyan, hindi siya mag-ground. No? Hindi siya masya-short or magkakaroon ng conductivity. Ayan. So, ayan. No? Na-spray na natin. So, after nyo ma-spray, guys, ayan, galaw-galawin nyo lang. No? Kut-kutin natin. Ayan, ng maraming beses para matanggal yung dumi or kalawang or anumang ano, foreign material na nasa loob, no? Para dumulas. Ayan, ikut-ikutin lang ng maraming beses. Ayan, kung button naman yan, guys, halimbawa yung button ng mouse nyo, yun yung nagka-problema, pwede nyo rin sprayan ng WD-40 tapos pindut-pindutin nyo lang ng matagal katulad ng pag-ikot na yan. Ayan, paulit-ulit lang yan, guys. Hanggang sa magsawa kayo. Ayan. Ikot-ikutin. Ikot-ikutin. Ayan. Parang yung ginagawa sa atin ng ating mga jowa. Pinapaikot-ikot tayo. Ayan. Ayan. Pag mas lang yung daliri ko, guys, paano ikot-ikutin. Ayan. O. Itam-itam. Ayan. Ganyan dapat, guys. Ha? Ayan. Siyempre, pahinga ng konti. Tapos, ikutin na naman. Hindi, pinatuyo lang natin ng konti tapos inikot natin. Ayan, ikutin natin ulit kung may ano pa siya. Kung may wet pa siya, kung nag-wet pa. Okay, mukhang okay na naman siya. Ayan. Steady naman yung kanyang tawag nito, yung kanyang lalagyan. Ayan. So, check natin kung sumusunod yung guide niya. Ayan, umiikot. Kita. So, ayan. Balik na natin. At i-check natin kung gagana na, no, guys. Ayan. So, kunin natin yung maliit na tornilyo. Baka makalimutan natin. Ito nga pala pantanggal ko, guys, nabili ko lang sa Shopee. Ito, murang-mura lang yan, nasa 500 something lang yan, no? Ayan, peke na man. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan. Ayan, pero madali lang yan hanapin, guys, nasa Shopee yan. Ayan, so okay na, naibalik na natin yung tinanggal natin kaninang maliit na piyesa sa gitna. So balik naman natin yung mga tornilyo sa gilid, alright? Siyempre, palitan natin yung bits. Medyo masyadong maliit yun. Dito tayo sa may kalakihan ng konti. Right? So, magnetic naman yung bits natin. Kaya, ayan. Maganda kasi ginagamit yung magnetic yung bits para di kayo nahihirapan. So, ayan. Pagkabalik, i-diin nyo lang uli yung sticker. May pandikit pa naman yan. So, didikit uli yan. Okay? So, isa pang tornilyo. Ayan. Mabalik naman natin sa kabila. Okay.
Yan, tamang higpit lang guys ha. Huwag masyadong mahigpit, huwag niyong panggigilan, no? Ayan, para baka maano, malose thread naman. Alright, so ito yung pinakahuli. Yung nakatago sa ilalim ng sticker niya, alright? So ayan, tamang sitip lang din. Okay. So ayan, diinan nyo lang ng konti yung sticker niya at okay na yan, alright? So itabi muna natin yung mga gamit natin para hindi sila nakakalat bago natin testingan ang ating death adder, ayan, Razer death adder essential mouse, ayan, alright? So balikan natin itong WD-40, itabi natin dito ngayon. Try natin isaksak uli ang ating mouse. Okay. Sandali lang at medyo nasa looban. Ayan at okay. Ayan, umilaw na guys. Kutikutin. Gumagana ba? At eto na nga ang resulta guys. Ayan. Pakita ko na sa inyo. Hop, scroll down, scroll up. Ayan, sagad, sagad, scroll down, scroll up. Alright, okay na siya mga ka-power. Ayan, gumagana na ang ating mouse. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood at sana may natutunan kayo sa video nito guys. Pakishare na rin ang ating video.